Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang trabaho ng isang scaffolder. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, itutuloy natin yung video na to kung ano ang trabaho ng isang scaffolder. Ang isang scaffolder guys, sila ang nagtatayo ng mga pinapatungan ng mga tao na nagtatrabaho. Halimbawa, pag mataas na ang pinagtatrabahuan, kagaya nito, ay nagtayo sila ng scaffold sa isang bisel. Ngayon ay tapos na ang trabaho dito sa bisel na ito. Tapos na rin ang pag-insulation sa tubo. Kaya binabaklas na naman nila ito. Naunti-unti nilang baklasin yan para mahakot nila yung mga tubo at saka yung mga platform ng scaffold. Yan ang trabaho ng isang scaffolder. Mabigat na trabaho at saka may pagkadelikado. Kung sakaling nagbabaklas ka o nagtatayo ka ng isang scaffold, maari may malaglagan ka or may madisgrasya na tao pag hindi kayo nag-iingat. Kaya dapat nito ay nag-iingat ang kailangan habang binabaklas nyo ito or tinatayo nyo ito. Ito yung trabaho ng isang scaffolder na tinatawag. Makikita natin yan sa mga building. May mga scaffold yan. Yan ang pinapatungan ng mga tao na nagtatrabaho pag mataas na ang pinagtatrabaho nila. Dito naman sa kabila, ayan, may scaffolding din. Hindi pa binabaklas. Pero ito, yung isa ay patapos na. Kaya inuunti-unti nilang tanggalin na. Kaya kung ikaw gusto mo maging scaffold or scaffolder, ganito ang trabaho mo kung ikaw ay isang scaffolder. Lagi kang nakaharness. Kasi dapat nakahook yung harness mo pag nagtatayo ka ng scaffold or may kinakabit ka o nag-i-install kayo ng scaffolding. Yan ay para sa safety mo, para kung sakaling malaglag ka ay naka body harness ka. Yan, ngayon unti-unti nila tinatanggal, dahan-dahan lang. Hindi biro ang maging isang scaffolder. Kasi sa paghakot pa lang ng materyales, hakotin nyo yan pag nagtatayo kayo. Pag natapos nyo naman dismantle, hakotin nyo na naman yan. Iponin nyo naman ang materyales. Ganyan ang trabaho nila. Baklas kabit, baklas kabit. Kung sino ang magpapatayo ng scaffold, hakotin nila ang materyales. At saka kung matapos naman, babaklasin, hakot na naman. Kaya mabigat na trabaho yan. Pero sa Australia guys, pag sa Australia kayo maging isang scaffolder, ay malaki ang sahod nito. Kasi may nakilala ako ng mga naging scaffold sa Australia, ay malaki ang sahod nila. Hindi basta-basta ang trabaho ng isang scaffolder. Kailangan maingat ka. At saka kung nag-aabot ka ng mga planks, dapat siguraduhin mo yung pag-abot mo. Gaya nito, mataas na yung bisel na dapat dito yan, hanggang dito yan. Ngayon, binaklas nila. Yan na lang yung natira hanggang sa pababa yan. Unti-unti nilang binabaklas. Dahan-dahan lang. Kaya kung ikaw ay balak mo maging scaffolder, ganito ang trabaho mo balang araw. Mabigat na trabaho, pero pag sa Australia, kagaya sa sinabi ko, malaki naman ang sahod. Pero pagdating sa Middle East, ay hindi naman kalakihan yung sahod ng isang scaffolder guys. Ngayon, ito na. Lalong bumaba na dahil unti-unti na nilang matatapos. Sige guys, pinakita ko lang sa inyo yung trabaho ng isang tinatawag na
scaffolder. Mabigat na trabaho at saka napakadelikado. Ikaw, balak mo bang maging isang scaffolder? Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know.